Ayun, kailangan nyo malaman yung tinatawag na center of gravity o C of G. Magtawa sa mga abbreviation. Ayan, center of gravity. Yan, minsan sinusukat yan. Minsan, pala yan. O, hahanapin nyo yung sa manual bag aeroplano nyo, ano, hanapin nyo kung nasan dito, kung nasan tapat dito, at doon nyo lalagay yung daliri ninyo at ibabalas nyo dito, ganyan babalas nyo, kasi kailangan balance yung aeroplano nyo. I-adjust nyo dito yung battery nyo, yung mga gamit nyo, para mabalas nyo, kasi pag hindi yung balance ang aeroplano nyo, hindi siya lilipad ng maganda, mag-ano siya, babagsak lang siya. Kaya kailangan tinatawag ng center of gravity. Alam nyo, nasa manual yan, yun susundin nyo. Palimitan, ang pagsukat niya minsan nandito dito, tawag di wing root. Ito. Dito, magsisimula ka din sa unahan, hanggang dito, sabihin kunwari, 2 cm. Kuha ka ng ruler, sukatin mo dito, maglagay ka ng guhit, tapos yun, dun mo ibabalance. Ito naman tawag dito, wing tip. Minsan yung ibang aeroplano, ibang manual, hindi dito yung balance. Kaya balance mo ganyan. Yan. Kaya kailangan nasa level siya pagka nabalance mo ganyan. Yan. Ngayon, nahanap nyo yung center of gravity. Ngayon, sa radio nyo, set up nyo naman yung mga servo nyo. Kasi mamaya, pag kunwari, gumagalaw itong servo nyo, baliktad pala. Baliktad. Oh, kunwari ito, yan, ganyan. Kaya pagka ang pagsisetup ng aileron, tawag dito aileron, ang aeroplano pagka nakaganito, nakataas itong kaliwa at nakababa itong kanan, sabihin, gaganyan ito, gaganyan. Ang ikot niya, pakaliwa. Kasi yung hangin, dumadaan dito, tutulak pa baba, kaya iikot siya pakaliwa. Ganun din dito, ganyan. Ganun din pagkapabaliktad. Paano kung nari, mag-set up kayo na parehas na ka ganyan. Parehas na kababang ganyan. Nililipat, laging pataas ng ganyan. I-reverse nyo yung isa dito sa radyo. Sa radyo nyo, i-reverse nyo yung isang servo para mag-counter siya. At kailangan, pag ni-reverse nyo, alam nyo kung anong i-reverse nyo, kung ito o yung kanan, kasi baka mamaya baliktad. Basta tandaan nyo, pag pakaliwa ang roll, kaliwa nasa taas. Pag pakanan, kanan nasa taas. Kailangan, pag pataas ka, yan, ganyan. Pag nakapataas, ganyan dapat. Yan. Pag ganyan, nakataas din ito. Nakataas. Ibig sabihin, dadaan yung hangin dito, tutulak niyang pababa, tataas yung nose. Vice versa, pagkakababa. Ang radar, ganun din. Pag ganyan. Pagpakanan ka, pagpakaliwa. Okay? Nandito dito sa setup ng radio, pagka i-reverse nyo lang. Yeah. Na-setup nyo na yung radio nyo. Na-setup nyo na lahat. Tama na kung saan ang movement ng mga moving parts. Wala na kayong magpalipad. Nahanap nyo yung center of gravity. Okay niya. Always, ang gagawin niyo, flight check lagi, control lagi, bago magpalipad, lagi niyo check kung tama lahat ang inyong setup bago magpalipad. Ngayon, kailangan niyo rin ng isang assistant sa pagka magpapalipad kayo, kasi minsan pag kunwari, nihagis niyo na. At minsan, siguro mabigat yung kaliwang pakpak. Mabigat na ganyan. Kailangan nyo i-trim. I-trim yung sabihin, ibabalance nyo, gagawin nyo level. Dito may tinatawag na trim. Ito. Trim. Kunwari, pag aileron, nandito dito. Kunwari, ang lipad na aeroplano nyo ay diretso ganyan, tapos kumakaliwa siyang ganyan. Kailangan nyo i-counter. I-right nyo, click nyo ito hanggang sa lumevel siya. Hanggang sa lumevel. Ganun din sa elevator dito. Kunwari ang inyong aeroplano,
Laging gumaganon. Pumunta ang uso, bumababa. Ano dito, i-adjust nyo yung trim niya dito. Pataas. Ganun din. Kunwari, lagi naman tumataas, pababa naman ang trim niyo. Ayan, na-set up nyo na yung plano nyo. Balance na siya. Lahat-lahat. Na-set na yung radio nyo, mga servo nyo, tama na yung controls. Handa na kayo palipad kayo. Ito ng mga pinakatapatandaan bago magpalipad. Pag magpapalipad kayo, ang pag-inagis nyo, kaya kunwari, may landing gear siya, mover siya, lagi kayong against the wind. Against the wind. Ika nga, nasa harap nyo, harap ng aeroplano yung hangin. Kunwari, ihagis nyo ito. Pag inagis nyo ganyan, kailangan, kung may hangin, laging papunta, pasalubong sa hangin. Huwag na huwag kayo magpapalipad ng, kunwari, ang hangin nandito dito sa harap, paayon sa hangin. Hindi magandang mag-take off ng ganun laging pasalubong sa hangin. Pati pag maglalanding ka, laging pasalubong sa hangin pag lalanding din. Huwag lagi yung paayon. Tapos, pinakamaganda lagi, pag pepwesto kayo, yung araw nyo nasa likod. Nasa likod yung araw kasi para pag lumilipad yung aeroplano nyo, kita nyo siya, kita nyo. Kasi pag yung araw nasa harap nyo, pag ito dumaan sa tapat ng araw, masisilaw kayo. Hindi nyo alam kung nakadiretso ba siya, nakatagilid o nakabaligtad. Kasi masisilaw kayo, mawawala yung kulay ng aeroplano nyo. Hindi nyo malilito kayo kung anong posisyon niya. Kaya pinakamaganda lagi, kung magpapalitid kayo, yung araw nyo nasa likod at yung pag-take off, ang hangin at laging pasalubong. Ngayon na na-set up nyo na yung tamang orientation ng mga moving parts, kailangan i-set up nyo naman ang dual rate at exponential. Ang dual rate, yan ay ginagamit para sa high rate at low rate na flying. Kunwari, smooth flying at saka aggressive flying. Pag smooth flying, kailangan yung mga movement ng ano mo, ng yung throws, yung gano'n kalaki ang deflection ng mga moving parts mo, kailangan nasa minimum lang siya, konti lang siya, para hindi masyado malikot pag magpapalipad, smooth lang magpapalipad. Kunwari naman, gusto nyo naman ng aggressive o yung 3D, kailangan switch nyo. Yan, full deflection siya, yung maximum na kaya ng ano. Yan, maano yan, aggressive na yan. Aggressive yung aeroplano. Ayan, malimit yung mga, sa mga expert na, ano yan, na mga style ng flying. Pero pagka sa beginner, dito muna kayo sa, ano, sa mga minimum para hindi masyado aggressive yung aeroplano nyo. Ayan. Exponential naman, ginagamit yung para, pag nag-move kayo ng stick, dahan-dahan lang yung ano ng movement ng mga moving parts, kasi pagka wala kayong exponential, yung normal na speed ng servo, mabilis siya, ganyan. Kaya pag lumilipad na yan, masyadong malikot, hindi siya smooth, kaya kailangan lang yung exponential. Sa mga radio, kailangan pababain nyo. Nasa 100% yan, pababain mga 50%, ganyan. Para pag kinokontrol nyo itong ano, mga parts, ano siya, smooth. Yan, ngayon, na-set up nyo na aeroplano nyo, na lagay nyo na yung dual rate at saka ng exponential, pwede na yung aeroplano nyo paliparin. Ngayon, suggestion ko sa inyo, sa pagpili ng aeroplano, lalo na sa mga beginner, hindi ko sinasuggest itong ganitong klaseng aeroplano. Katulad, napakadelikado nito dahil ito balsa. Sasuggest ko sa inyo maganda, yung mga glider. Glider siya na yung mahabang pakpak na maninipis. Yun, madaling paliparin yun. Minsan, kahit bitawan mo yung stick ng radyo mo, lilipad pa rin siya ng diretsyo. Sa konting movement lang ng ano, smooth ang pagpapalipad ng glider. Kaya, ang suggestion ko sa inyo,
pagka pipili kayo ng mga pang beginner na pag nag-aaral pa lang kayo magpalipad, huwag muna sa ganito, glider muna, o kaya yung mga high wing na aeroplano. Tapos huwag yung gawa sa balsa. Maganda yung gawa muna sa mga EPP o kaya Elapor o kaya foam. O kaya gumawa kayo ng sarili nyo para kung masira, mag-crash man, hindi masakit sa bulsa. Gawa na lang ulit, tapos lagay nyo rin yung mga gear ninyo. Yun. Tapos, suggestion ko rin, i-download nyo yung application na ReFlight Simulator sa App Store. Kasi doon, matututunan yung stick movements nyo dito. Para masanay kayo kung alam nyo yung mga stick movements, ma-practice kayo bago kayo magpalipad. Pagka napapalipad nyo na yung aeroplano sa simulator, yan, pwede na kayo magpalipad ng totoong aeroplano. Ayun. Sana may natutunan kayo sa video na ginawa ko. At gagawa ulit ako ng mga iba pa mga video, kaya sana mag-subscribe kayo, mag-like, saka i-share nyo. Paki-share nyo itong video para sa mga gustong matutong palipad, para lalo tayong dumami. Kasi masarap magpalipad ng aeroplano, nakakaalis ng stress. Yan, saka nakakatuwa magpalipad ng aeroplano. Yun, sa kapanahon ngayon, nung unang panahon, napakamahal yan, mayayaman na nakakabili. Dahil, maliit pa noon, wala pang electric masyado. Gas pa noon. Kaya, ngayon, sa parang ngayon, dahil mga Chinese na manufacturer, mura na ngayon yung mga gamit. Tapos yung mga motor na electric at saka battery, mga ganda ng klase ngayon, malalakas. Kaya, kahit sino, makakabili na ngayon ng remote control na aeroplano. Kaya suggestion ko ulit, magsimula kayo sa mga yung sariling gawa o kaya mga glider muna para hindi kayo magastusan ng malaki. Kasi sayang naman. Ako, bago ako natuto nung una, mga 20 years ago pa, wala pang simulator. Kaya nagagawa muna ako, nagda-download ako sa site ng mga design. Gagawa ako sa sarili ko. Tapos yung kahit masira, okay lang, gawa na lang uli hanggang sa matuto. Tapos nun, marunong na ako, yan, bumibili na ako ng mga pang mga expert na aeroplano. Ayan. Kaya sana nagustuhan nyo itong ginawa kong video, sana may natutunan kayo, at sana matuto kayo magpalipad dahil nakakatuwa maglaro nito. At sana maging mahusay kayo mga RC pilot. Maraming salamat sa inyo. Sana mag-subscribe kayo, mag-like at i-share niyo yung video.